Hello mga best, welcome back to my channel March 21. And for today's tutorial video mga best, ituturo ko naman sa inyo mga best kung paano mag-print ng Waybill gamit ang XP Barcode application. Kaya mga best, kung gusto nyong malaman kung paano mag-print ng barcode or ng Waybill sa Lazada, tutok lang dito sa ating tutorial video, lalong-lalo na yung mga new seller dyan sa Lazada. At syempre mga best, bago yan, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin ang bell button below para updated ka sa next video tutorial na gagawin ko. So let's start mga best, ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano mag-print ng Waybill sa Lazada or yung mga for shipment nyo sa Lazada using XP Barcode. So ibig sabihin ng XP Barcode application na ito mga best, ito yung application kung saan ka makapag-print ng mga Waybill. Okay, ito yung gagamitin mo pag-connect doon sa printer mo. So ang gamit nating printer ngayon mga best ay yung XP 460B Bluetooth and Thermal Printer. So, wag na nating patagalin pa mga best. Ito na yung first step na yung gagawin para makapag-print tayo ng Waybill sa Lazada. So, syempre mga best, first step mo, open your application sa Lazada. And then, check mo yung mga for shipment mo today. So, as a new seller po, meron na po tayong isang for shipment. Tapos, may na-ship na po tayong tatlong parcel. So, open mo yung for shipment mo. And then to process, to pack, and then to ship. So click mo lang yon. So nakikita mo may bilog sa gilid, may tatlong dot. Click mo yan and then print shipping label. Syempre yun yung kailangan natin ba, yung barcode. So yung label ang print mo. And then may kita mo dyan, lalabas po dito yung X-Printer XP460B. So yun po yung printer na gagamitin natin mga best. So isa-save po natin itong barcode na na-save natin. Okay, so ito po yung for shipment natin today. So, save natin yan. And then, after mo masave yan mga best, so yan, pwede mo namang baguhin yung pangalan kung isave mo siya para makita mo siya agad, di siya mahalo dun sa mga na-save sa drive mo mga best. So, then, next, open XP barcode application. So, ito na po yung makikita mo. So, i-click mo yung settings mga best and then PDF print. Okay, so kailangan kasi nating i-set up yung haba at sa yung lapad. So label width, so 100, and then label height, lagyan mo siya ng 150. So wala ka nang babaguhin dyan sa may label gap print direction, so choose mo na. And then yung files na for print po mga best sa Lazada, so eto na po. Pag-click mo niyan mga best, ito na po yung lalabas niya. Click mo yung preview and then makikita mo na yung barcode. Okay, so ito na. So ready for print na siya. Click mo yung may box sa itaas and then makikita mo ito mga best. Pwede mong baguhin yung number of copies mo. Halimbawa, kailangan mo ng 5 copies. So babaguhin mo lang siya. Click mo lang dyan sa may number of copies. So depende sa'yo. And then Bluetooth connection. So ibig sabihin niyan mga best, i-coconnect mo itong X-Printer application sa may XP 460B Bluetooth and Thermal Printer mo. So may kita naman dyan yung devices. So ito, i-click mo yung XP 460B and then pag nag-connect na siya mga best, ready to for print na siya. Syempre mga best, kung karaniwan kasi hindi siya gumagana, lalong-lalo na yung mga daming nakakonect sa printer mo, i-click mo lang yung refresh. Okay?